Kaya binalikan ko po itong marker na to, yung nadimo ko sa mga nakaraang araw. Ito po. Natabunan siya ng mga kahoy. Lumaki yung tubig. So ito yung map stone o mapa na naidimo natin sa mga unang video. At itong mga na-reading ko, itong dalawang bato na sa gilid ng ilog, puting bato at saka isang bato. At ito yung prospect. So mayroon akong dalang compass, i-target ko po siya. Tapos try ko siyang i-target doon sa actual, sa personal, para mahanap natin yung tamang prospect doon. At saka sa ibang marker din, susubukan natin kung accurate ba siya doon sa hinahanap natin. Ito. So di ko lang sila ipakita kung saan yung sentro. Basta pag-target natin doon sa puting bato at saka sa isang bato doon na kinulayan nila ng dilaw, pag-target nito, makikita na kung ano yung prospect o deposit kung saan ito. Kaya lalagyan ko siya ng measure para makita po natin. Pwes 51 degree. One. Then 240. Proceed na po tayo sa area kung saan yung hinahanap natin. Ayun lang po yung reading natin. Tapos yung basa natin doon sa stone map, akalain mong andun pa sa kabilang ilog, sa kabilang area pa isla ang hinahanap natin, isang prospect. So ang malaking prospect, hindi ito rin sa isa, pero hindi po dito sa sentro. Hindi ko po ituturo kung saan banda, basta hindi po dito sa sentro. Palatandaan lang po itong kibali para siyang lawa. At andun tayo papunta sa kabila. Yan lang yung puting bato. Ayan o. Tapos, kung makita niyo po dito sa baba, makita niyo po yan sa baba, ayan po. Itong batong dilaw, malaki. Tapos, tingnan niyo po yung naglinya na nilagyan nila ng kulay. Nakalinya po siya straight para po siyang nag-triangle kagaya ng ginawa nating sketch doon sa mapa na kinopya natin, na inukit sa bato. Ayan po, kung titignan mo po yan. Ayan, tapos ayun, para siyang nag-triangle. Doon yung papunta yung isa, tapos yung isa. Pag ma-confirm po doon sa nilagyan natin ng sketch, kinuna natin, posibilidad positive po yung area o site. Thank you.
Ay, nagdungo kay pamakita sa video. So nisakas ako din ni mga idol. Makit muna ako dito, tinignan ko po yung pool nila. Tatlo na pala. So ngayon ko lang siya na vlog dito. Tatlo na po. Pero ayun lang po yung babasahin natin mamaya. Yung malaking bato na yan, dilaw. At saka yun sa yung isa, yung limestone na malaki. Ayun o. So babasahin natin yan gamit yung ginawa nating skates. So maglibot-libot muna tayo dito. Tapos punta natin yung kaibigan natin dito na may-ari nito sa swimming pool. Ikalawang may-ari. Ah, Fredo, right? Wala dito ba? Ah, wala diha. Ato pa si Laya? Ah, dito sa Luyo? Ha? Ah, Laya na po na diha. Dito, ito pa siya dito. Atong yung kalat tumiro dito? Ibabo pag yun? Mato, bispan niyo po. Ah. Buyan na yung mga jismil ka tilapia, karpa. Kaya diyan eh, 20. Kaya booking nila ng ano, nana yung order ali. 20 mil? Dito, karpa mo dito. Karpa dito? Lingaw kay kayo ang magkuhan na hindi rin. Sa Sinta, 24-51. Itong dito, 24. Atin yung range niya. Saan yung sintro? Okay lang, but kung may makaharang, burante, matandaan po natin kung ano yung nakalinya sa ibabaw. Sa Jinsa, nagpuyo. Anong nganlan mo ito sa Giyama? Giyama Treasure, man. Giyama Sita Treasure? Nangangalan ito, Romeo. Romeo. Pero, sir, ay kapangalan-ngalan na ito, Giyama? Ano mga, sa pano siguro? Iglesia, ah, iglesia to siya? Ilado siya, Yama man. Ah, Yama, ah, kay siya may katresi ranting, ba? Ano to yung gamit? Dili man to, scanner, ano ba to? Detector lang, long range? Detector kay? Detector? Ano, locator na ba? Hindi lang yung namagawa. Ah, siya rin nagbuhat? Pati na nagyapong sila lang. Ag, ay, pastilan. Di, connected kayo, electromagnetic ang gapong kaunon, kay battery man. Sa pagbalahan mo gold, ang gold sa hapon nga pinutos ba yung alkitran? Oh, dili, kaning kilid kani, wani siyang kilid. Kani, gipurma na siya, heart. Oh, nganong iya lang gilungyab ni? Gilungyab ituyo, kay imo man ang istrito ni dito. Oh, wani siyang gipurma heart, kay tugma rito sa mapa nga ni heart. Oh, imo na siyang butangan o kumpas. Anao ni mo. Nasa mapa, gibutang na dito nga sa Sinta, 58 sa Sinta. Una anao ni mo kumpas na ang kumpas oh. 58 sa Sinta na oh, kumoy. Oh, muna siya. Nganong pagabot niya ni dito sa kilid, makita ni mo hard do sa unahan. Tara tong araw dito, tara tong yelo. Oh, bisan pag wala na, tara wa tong banlis pa indi to. Oh, wa man na usab. Puno man ang yuta sa una. Gamay pa ko abot de ulig ligo ligo misa una po delikado lang diri. Mona dili maglimbong tong mapa dito. Ibutangan man lag araw diri. Tawang araw. Gi badlis og toyo. Tawa. Oh, asa katubang. Wah. Ito katubang. Oh. Unya, katong ingon ako nga paingon dito 51. 51 nga maigo sa kompas. Katong kilid dito kini na raw, gitu nganong gituyo ni baba now, na kani nga taas. Oh, di ba? Muna siya magporma rek triangle pa indi dito. Oh. Oh, di kani siya muna ni street dito sa gibutang og apil ning kani kilid kani. Kanang gitaas ang tuyo. Oh, bisan pag dili nang gitaas, kana siya nagtaas ang tuyo. Tugma na siya ang gignon.
Oh, nabutangan imo na og 51 na kumpas. Tatak na siya 51 kaning linya kani. Tao tawa. Westo 51. Oh, mo na pag target niya dito. Ayon diri pag triangle niya diha. Sentro na. Pagingay na yuta. Ba? Pero kung katong mga pa dito, katong ipakita ko sa mga pa, kung basahon to siya, nagya po yung deposito diya. Oh, nagya po. Kanara man ang target ang klaro, kanina sa bato. Huwag mo man sa mapa. Natanawa na diyan, nabuntod ba na? Na, nang buntod ni Sakay, pero dili, luwag pa nga, sintro, anak ko, sintro itaro. Dili rapod siguro maglayo anang mangga. Kasi ka na nga gabuntod, oh? Oh, tana, amag to ka na itong mga bato dito, napoy arong mo paingon diha. So, ito na po yung arrow na nagtuturo doon sa counter sign niya. Ayun po yung arrow. Yung slash, sinadya talaga nilang ano, parang tinabas. Tapos, tingnan nyo po yung straight niya, yung dilaw na bato. Yung malaki. Ayan. Ayan po yung straight niya dito. At, ayan pa, meron siyang drill dito na naka-hole. Ayan po. Kung titingnan mo, papunta dun sa palobo yung marker niya. So, pwede siyang arrow, sign. Tapos, yung target darling dito sa bato, target po dun sa unahan is 51 degree. 51 degree. Sukatin natin. Kasi, ayan na po siya. Triangle type. Galing sa drill. May mga kwan, yun lang yung pinakamalaki. So, try ko siyang lagyan ng compass kung 51 degree ba. Ayan po dito. Ito yung hole niya. Tapos, i-align natin. Ayan po yung compass. Oh. 51 or 52 is isa lang po yan ang kaulugan. Isang degree lang po ang diferensya. Yung line po dito sa bato, yung mahaba niya. Ayan. Tignan nyo po yung compass. Tatak po siya dito, ang 51. Napakasilaw lang. Ayan po. Init po kasi init. 51. Kaya galing dito, target mo yung 51 degree. Tansya na po o matarget na po yung deposit na sinasabi natin. Ayan lang po. Tapos dalawang kaulugan niya dito, isang slash dito na may hole. Tapos dito sa gilid, target niya po dyan. So try natin puntahan dyan sa ibabaw. Tignan natin kung matandang mangga ba rin ito. At saka kung ang counter sign niya tutugma ba. Yun, tinarget ko na po siya ng 60 degree na gamit yung ano natin, yung dilaw. Dito po natatarget, tinatandaan ko lang. Mayroon lang kasing trabahante, kaya hindi ko siya ano, pinakita sa kanila na nag-target ako. Alain po siya. Ito, matandang kanal na po ito. So, dinadaanan pa pala ito ng mga tao. Ano po siya? Nakasalakot po pala ito. Ito po target yung kibali 51 degree. Dito siya. So, malay natin. Ito nakasalakot. Malawak po yung ano marker doon sa mapa. Kaya ito yung target doon sa dilaw na bato. Galing natin, target natin, 60 degree. 60 degree po. Ito po yung tansya niya. Target niya yung bato at saka dito. Ito po yung triangle.
Pero hindi ko muna tatayuan kung saan yung tama na target doon. Kasi baka makita itong video sa mga taga dito. Parang lihis po ang deposito sa ano, saan man. At andito lang sa countersign na to sa gilid. Titignan natin yung mga marker. Kung natuturo din tong marker sa tunay na dipo. Ang kaninga nabuntod, gipor mag-heart. Ganyan ako sa imo, Dani. Kaya nag-abot man. Oh, naraw. Tawaw. Di agad bang? O, oh, kanang-kanang pa yun dito. Nga kanin siya, ang timan mo ni siya, sapa. Pero ilang gi-slanting, kaya ka na may gibot pa sabot. Na, di ba? Oh. Muna siya. Nga kanin po, may na wahing kanin. Kana, daan naman ni din hi. Huwag mo siyang tanaw, na mga araw, dito yung padulong. Kung anong giatang ni nung bato. Kaning gabuntod mo ni siya. Gabuntod. Kaning nag-rolling mo ni siya sa suba. Tanaw, puro magabahada na ba sa suba. Huwag mo ni siya nga gamay lang ibutang. Puro diya, gibalik. Isang pag dito lang, di, katong mapa ito, di, gibalik. Yan, gabi sila kakunay. Yung mapa na yon is tugma po yung puting bato na may slash na tatak na 51 degree. At saka yung dilaw is 60 degree. Dito po siya naka-aligned. Ito po siya naka-align kaya tunay o legit po yung basa natin dahil nakita natin yung bato dito, yung arrow niya, pointer po dito sa tinuturo natin. Yan po, mayroon pa siyang arrow din dito. Para normal lang siya na pagka-slash po. Kung titignan mo po, ang tinutukoy sa arrow na to dahil karap niya yung bato. Itong karap ng bato, ito po mismo yung mountain. Ito po siya. Kaya kung makita mo dito yung rolling niya, o naka-slope kasi pababa na yan, ilog na, pa-rolling na rin siya. Ayan, yung terrain ng mountain o area dito pinapakita sa rolling at saka sa arrow tinuturo na yung mountain. Yung mountain ito, karap niya. Kahit walang bato nito, itong arrow eh pointer po dito sa tinutukoy natin. Pareho siya sa isang arrow na malaki na nila ginawang slash. Kaya pareho po, tugma. Diyan lahat tinuturo o pinabalik. Ano siya, signage marker na nagtutugma sa ano area. Ay, ako, madilig ko usukod na sayop sa akong kwan kay kanang pag-reading. Ang problema lang lagi kung baka financial ba? Una, aga video ko makita sa YouTube na ay nairarang og bulsa nga nay kwarta makapinan sila. Wala na. Kung makakuha, di ta maparehatong gigdon ako sa Klaberia. Tagaan na tag 30 mil. Unya i-open account, wala man ni dayon ang pagsalig. Ba? Wag yapon ta ibahin. Katorang ingal tong kandidat. Ay patani lagu apo kay ngasayin sa layo para ang tao diha magkalot pero wala distansya ra. Pero masunod ni mong mapa, wala na tultulan nimo. Lipat-lipat wa. Oh, tinod man lipat-lipat mo bitaw nga detect gid yan ay mga igones detector dia. Oh. Ah, oi.